So what's up mga boss at welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Hindi to clickbait mga boss. Yung video na to, kung ano yung title, yun po yung laman ng video na to. Para mas lalo mong maintindihan, tapusin mo po yung video, kumpletuhin mo para may idea ka kung kasi usong-usong mga boss yung nakawan ngayon ng motor. Usong-usong ngayon yung tututukan ka, hihintuan ka, tapos hihabulin ka. Kunyari, sasabihin, habang tumatakbo ka, sabihin may sira. Tapos pag hinto mo, aagawin na yung motor sa'yo. So ngayon meron na dyan, may pangontra na tayo dyan. Meron ako ituturo sa inyo na kill switch at the same time, kill switch siya, tapos pwede mo din gawin siyang pang push start. So again, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel at huwag mo kalimutan na mag-like, subscribe, follow ka sa aking YouTube at sa aking Facebook page mga boss. Let's go! So, ito mga boss, nabili ko siya sa Shopee, sa Lazada. Sa Shopee, sa Lazada, meron to. Sa Shopee, nandyan yung details. Ayan po, yung naka-flash. So, ito yung on-off, ito yung on-off. So, i-explain ko sa inyo, tsaka ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit to in case na bumili kayo sa Shopee o kaya sa Lazada. So ito siya, ito yung kasama niya. So ito yan, basic lang na basic talaga siya. So ito yung diagram niyan, B positive, tapos B negative, tapos current at saka COM, normally open COM. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. Wawiringan ko muna. Tapos, binaklas ko na yan mga boss yung kaha ko. Para hindi na magpahaba pa ng video. So, binaklas ko na. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano siya i-wiring. Kung saan siya maganda ilagay. So, ito na siya mga boss. Ito na yung ginawa ko. So, yung B positive, maghanap ka talaga ng live. Pwede mo rektahan sa battery. Pero ako na, meron naman dito. Sa bitcarb kasi kulay po black. Yan yung live. So, yung COM. Yung COM, ito naman yung COM na magbabato sa coil. Yan o. So, yan. COM. Tapos, yung normally open, yung no. Normally open po yan, no. Ito to, no. So yung no, ito yung kaputol na magbabato ng supply. Bakit pala naka-on, lakas ng kuryente. So ito yung magbabato ng supply sa coil. So yun yung pinuputol natin. Then yung B negative, ito naman yung ground. So ground, hanap ka lang ng ground. So susubukan natin mga boss ha. I-on ko, yan may supply na siya. Tapos off ko. Off. Big sabihin, naka-off siya, naka-B. Subukan natin kung under. O, puro redondo lang. Yan, redondo. O, puro lang siya, redondo. So, ngayon, i-on ko, A. O, may palatandaan na siya na may supply. Yan, nailaw na siya. So, papanda rin ko. Yon. So, ganun lang siya kasimple mga boss. At, yan. So, ipapackage natin mamaya. Ipapakita ko din sa inyo kung paano naman siya gamitin sa push start. Ang gagawin ko kasi mga boss, ito. I-disable ko muna tong push start. So, tatanggalin ko dito. Maghahanap ako ng way. Ayun, may sakit kasi dito. Pag pinindot ito, magpo-push start na. So, tatanggalin ko yan. Para in case na maiwanan ko yung susi, hindi nila ma-push start, na sa akin pa din yung ano, yung ito. Yung aking etong remote. So mamaya papakita ko din sa inyo. Naman mga boss, ang ginawa ko naman, ito papakita ko sa inyo. So dito naman, ganun din ang scenario. Yung COM. Yung COM yung magsusupply dito para mag-push start. Tapos, yung B negative ground. Tapos, yung normally open at saka yung B positive, pinagsama ko na. Ito yung live.
So titingnan natin mga boss. So hindi yan na under normally. Tingnan mo yung open ko. So ayan, ma-under na siya. So kahit masusian nila yung motor mo, yan, nasusian nila, nasa iyo yung susi, hindi nila mapapa-under. Naka-disable tong push start eh. Naka-disable tong push start eh. So ang problema, makikik naman. Makikik naman siya kasi hindi naman natin siya pinatay. Papa-under siya. So ito pang push start lang, hindi siya pang kill switch. Yung isa kanina yung ginawa natin, yun talaga yung kill switch. Yung nandito, yung setup na ginagawa ko kanina. Ipapakita ko din sa inyo mga boss kung gaano siya kalayo mamamatay. Para halimbawa kung in case kunin sa inyo motor, tutukan kayo, bigay mo na, nasa iyo naman yung ano eh, yung eto. Nasa iyo naman to. So pagkuha, takbo mo na. Tapos pag medyo malayo na konti, patayin mo na. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung range nitong switch na to para mamatay yung makina. So ito na mga boss. Dito ko na talaga siya nilagay. Pinaka ano ko na siya, kill switch. Ayan. Balutin nyo lang, itago nyo lang para hindi nila malaman. Pero syempre kung kayo ang gagawa, tago nyo, huwag nyo paalam. Pero ako dahil nag-vlog ako, wala tayong choice. Para ipakita sa inyo yung anong benefits nito ng kill switch na to. So babalutin ko lang siya ng electrical tape. Tapos i-road test ko na. So eto na siya mga boss, nakabalot na siya ng electrical tape para in case na malakas talaga yung ulan na hindi siya pasukin. Eto hindi siya pinapalitan ng battery kasi may supply naman siya na galing sa motor. Ang problema eto, hindi ko alam kung gaano siya katagal. So monitor na lang ng battery. Battery to ng ano, ng relo ang meron nito. So bubuhin ko na, i-road test ko na siya. Ito na siya mga boss, kompleto na siya. Naikabit na, road test na natin. Titingnan natin kung gaano kalayo ha. Wait lang. So ito mga boss, susubukan namin mula dito hanggang dun. Dun sa dulo, sa may puno. Sa may puno. Tatas ako ng kamay kung mamamatay ha. Dun sa may mangga. So papatayin na namin. Titingnan natin kung abot. Oh, so namatay siya mga boss. Oh, ayun mandat. Ayun na mandat. Ilo taray! Yun. Mandat na siya mga boss. So layo din. Hindi ko tansya kung gaano kalayo. Layo no. So halimbawa, pag ano, pag inuwa sa iyo, kahit ganyan kalayo wala, patayin mo na, tapos takbo ka na. Hindi na. So ayan, tayo kaya. So ganun lang kasimple mga boss. Halimbawa dito, ipapakita ko sa inyo. Halimbawa mula dito, yan dito. Pag ganito nakalayo yung motor mo, halimbawa ganyan. So nandun yung motor mo, pag inagaw, patay mo na, ayun o, patay na siya, patay na siya. So ganun ka boss, malaking bagay to, para dun sa lahat ng mga, so yun siya mga boss, nakita nyo naman kung gaano kalayo, dun sa dulo, sa may puno, siguro mga 50 meters, ganun siya kalayo. So pag mga 10 to 20 meters, pag inagaw na sa'yo yung motor mo, off mo na agad. Kasi ang kadalasan naman kasi ng mga magnanakaw mga boss na nakapark yung motor is yung eto. Halimbawa, ayan. Halimbawa mga boss, na-open na nila.
nasikwat na nila. So napaantan nila. So kung naka-off, kung naka-off siya, oh, naka-off. Oh. Puro redondo lang. Puro redondo lang yung maririnig nila. So malay pa nilang merong ganito. So on mo and on. Mandar na. So ganun lang siya mga boss. Sana natulungan kayo ng video na to. At sana huwag nyo kalimutan na share. Tapos subscribe ka kayo sa YouTube channel ko. Nga pala, sa lahat ng mag-share na ito, pipili tayo ng sharer. Magbibigay tayo ng isang preset nito kasama nito kasama nakabit. After 1 month natin ng video na to, magra-raffle tayo kung sino yung mapipili natin. Again, window shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat po sa panonood. Salamat.